Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Mapagpalang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Ako nga pala si Julio. Ibabahagi ko lang ang kwento at karanasan ng aking lolo Kadyo. At siya nga pala sir. Medyo may kahabaan ang kwentong ito kaya naman. Ngayon palang humihingi na ako ng paumanhin sapagkat magiging putol-putol po ang ating kwento. Yun lang po, magsimula na tayo. Noong mga panahong nabubuhay pa ang aking lolo Kadyo, lagi niyang kinukwento sa amin ang karanasan nila sa aswang at kung paano niya napatay ang isa sa mga ito. Pero bago yon, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Ang pamilya nila lolo ay nagmula sa isang bukiring bahagi ng Mindanao, partikular sa Zamboanga. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar, pero malapit po ito sa isang lake. Dalawa lang silang magkapatid, puro lalaki at si Lolo Kadyo ang bunso. Liblib ang lugar nila o yung mismong tinitirikan ng bahay. Nang mga panahon na yon Sir Alex, wala pa umano silang kapitbahay sa lugar na yon. Kung meron man, napakalayo pa. Walang kuryente kaya naman, sobrang tahimik. Napakalayo rin ng paaralan ng high school. Kaya kahit gustuhin man ng mga magulang ng aking lolo na sila ay makapagtapos ng pag-aaral, dahil na rin sa hirap ng buhay sir ay hanggang grade 6 lang ang natapos ni Lolo Kadyo at ng kanyang kuya. Hindi na rin na nangarap pa ang dalawa kasi mas gusto rin nilang makatulong sa mga magulang sa pagbubukid. Okay na yung marunong magbasa, magsulat at magbilang ng pera para pagdating ng panahon, ayon na rin sa mga magulang ng dalawa. Kahit papano ay hindi sila maloloko lalong-lalo na pagdating sa pera. Malawak yung lupain nila na minana pa sa mga magulang ng nanay ni Lolo Kadyo. Ang pangunahing hanap buhay sa lugar ay pagsasaka, pagtatanim ng kung ano-anong gulay, mais at pangungopra. At gumagawa rin sila ng pawid na dinidisplay naman sa baba ng bundok sa gilid ng malaking kalsada. Iniiwan lang doon sa kakilala at may bumibili naman kahit papano. Kaya kahit hindi nakapagtapos, kahit payak lang ang pamumuhay ay ayos lang kina Lolo sapagkat nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. At kontento na rin kahit ganun lang kasimple ang pamumuhay nila. Ang importante ay masaya. Sa kabilang bundok, may isang matandang manggagamot na dinadayo ng pamilya nila Lolo. Dinadayo rin ng ibang tao kapag magpapagamot. Nag-iisa lang ito sa bahay niya. Tanging mga alagang hayop lang ang kasama sa kadahilan ng hindi nakapag-asawa. Tawagin na lang natin ang manggagamot na ito sa pangalang Lolo Fredo. Ayon sa kwento, sobrang bait daw nito sa pamilya nila Lolo Kadyo. Kasi sa tuwing magpapagamot, imbis na sila ang magbigay ng donasyon kay Lolo Fredo, sila pa ang inaabutan ng mga bagay tulad ng lana, mga habak at kung ano-ano pang pamproteksyon sa mga masasamang nilalang o elemento ng libre. Kung minsan, binibigyan din daw sila ng buhay na manok o pato para pang ulam-ulam pag nakauwi na sina Lolo. At kapag tatanggihan, magagalit daw si Lolo Fredo. Ang laging bukang bibig nito, huwag daw mag-alala sapagkat bukal sa kanyang kalooban ang tumulong sa kapwa at isa pa, marami naman siyang alagang manok at pato sa kanyang bakuran. Kaya hindi na lang tumatanggi ang mga magulang ni Lolo kasi nga nakikita rin nila na marami rin talagang alaga si Lolo Fredo.
Pero ang ipinagtataka nila, napansin ng mga magulang ni Lolo na sila lang naman ang binibigyan ng mga ganon. Ang turing sa kanila ay para umanong tunay na kapamilya. Yung ibang nagpapagamot doon ay hindi naman. At ang isa pang ipinagtataka ng mga magulang ni Lolo Kadyo noon, Sir Alex, kapag magpapagamot daw sila bago makarating sa bahay ng manggagamot, parang alam daw ni Lolo Fredo na darating sila kasi may nakahanda ng mga upuan, pagkain o kaya'y merienda sa mesa. Pero kung bakit ganon, may pagtataka man ay hindi na yon inalam pa ng mga magulang ni Lolo Kadyo. Ang mahalaga, gumagaling sa karamdaman kapag nagpapagamot kay Lolo Fredo. Sabi ng mga magulang ni Lolo Kadyo, sadyang mabait lang daw talaga siguro sa kanila ang manggagamot. Kung ano man ang dahilan nun, wala silang kaalam-alam. Tandang-tanda ko pa sa kwento ni Lolo. Noong bata pa siya, akala niya isang doktor daw si Lolo Fredo. Yun ang alam niya kasi, noong mga panahon na yon, wala naman daw hospital sa lugar nila o kahit isang klinik man lang. Ang mga tao kapag nagkakasakit, may karamdaman, sa manggagamot lang talaga umaasa. Minsan, nagkasakit si Lolo Kadyo noon. Nasa grade 5 siya nang mangyari ito. Yung kanyang lagnat ay pabalik-balik. Kaya madaling araw pa lang, nagtungo na sila sa bahay ng manggagamot. Pagkarating doon ng umaga, naroon din pala ang kaklase ni Lolo Kadyo. Nagkasakit pala ang tatay nito, dahilan kung bakit sila andon. Sila Lolo naman pagkarating ay kaagad ding pinapasok sa bahay ng manggagamot. Kwento ni Lolo, habang ginagamot daw ang tatay ng classmate niya, namangha siya ng sobra sa kanyang nakita. Punong-puno ng katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kasi yung tatay ng kaklase niya, sir? Putlang-putla ito at halos hindi na makatayo nung andon. Hinanghina ito at yung mga mata niya ay pumipikit na. Ang ginawa raw ng manggagamot, nagsindi ito ng kandila, nag-usal ng mga dasal at naglabas ng inakala ni Lolo na ordinaryong kwintas lang, nahugis triangulo at may nakaukit na mata sa gitna. Si Lolo Fredo, nagbigkas daw ng mga hindi maintindihang salita at iniihip sa katawan at ulo ng pasyente. Maya-maya nun, bigla na lang daw bumuti ang kalagayan ng tatay ng kaibigan ni Lolo. Nawala ang pamumutla at yung pakiramdam na sobrang hina ng pangangatawan. Ang sabi ng manggagamot, inipinsala umano ito ng aswang. Yung Lolo Kadyo ko naman, nang makita niyang agad bumuti ang kalagayan ng tatay ng kaibigan, manghang-mangha siya ng sobra. Simula nun, Sir Alex, nagtanong-tanong na si Lolo Kadyo sa kanyang mga magulang kung bakit may nagpapagamot doon sa inakala niyang doktor na may kinalaman sa masasamang elemento at aswang. At tinatanong din niya kung ano yung mga bagay tulad ng kwintas na ginagamit ng manggagamot. Paliwanag sa kanya ng mga magulang, may dalawang uri ng doktor. Ang isa ay sa pisikal at ang isa naman ay sa espiritual tulad ni Lolo Fredo. Pero bakit punay may nakakalakad kagad matapos ang gamutan doon? Eh di ba pisikal na sakit yun? Alam mo anak, Kadyo, ang mga manggagamot ay nakakagaling din ng mga pisikal na sakit tulad ng iyong nakita roon. May mga manggagamot na sadyang biniyayaan ng ganoong kakayahan. Pero depende rin yan sa paniniwala. Kung ayaw mong gumaling kahit sa ang veteranong manggagamot ka pa magpunta, kung kulang ka naman sa paniniwala, hindi ka talaga gagaling. Ganun po pala, Nay. E ano naman po yung kwentas na triangulong suot-suot ni Lolo Fredo? Tapos iba yung mga binibigkas niyang salita? Hindi basta-basta kwentas ang nakita mo, anak. Ang tawag nila doon, anting-anting. Tapos yung hindi maintindihang salita, ang tawag nila noon ay orasyon. Basta mga ganun daw, anak. Ganun po ba, Nay? Nakakamangha? Parang magic, di ba ho? Parang ganun na rin, anak. Sa narinig ni Lolo Kadyo, nagka-interes siya sa mga bagay na ganun.
Makalipas ang panahon, nung binata na siya, may mga pagkakataon na para bang may umuudyok daw sa kanya na magpunta sa bahay ng manggagamot na si Lolo Fredo. Tapos kapag andun na siya, parang ang saya raw ng kanyang pakiramdam. Siguro, dala na rin yon sa pagka-interest niya na matuto sa mga bagay na ginagawa ni Lolo Fredo. Yung manggagamot naman, masaya rin kapag andun si Lolo at yung turing daw sa kanya, parang tunay na anak. Kaya kapag walang trabaho sina Lolo sa sakahan, bumabalik-balik talaga siya sa bahay nila Lolo Fredo at nagtatanong-tanong. Hanggang sa isang araw noon, may binunyag ang manggagamot kay Lolo Kadyo. Ayon dito, yung lolo ko ay anak daw niya sa espiritual. Sa narinig ay natahimik si Lolo Kadyo. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng manggagamot. Nagpaliwanag sa kanya si Lolo Fredo. Ang sabi niya, "Hindi mo ba napapansin, Kadyo? Mabalik-balik ka rito. Pareho tayong magaan ng loob sa isa't isa. Yun ay dahil anak kita sa espiritual. Alam kong sabik na sabik ka rin matutunan ang mga bagay na nasa akin. Pagdating ng panahon, anak, mamanahin mo ang lahat ng ito. Ikaw ang magpapatuloy sa misyon ko dito sa mundo." "Misyon? Anong misyon po, Lolo?" "Tawagin mo na lang akong Tatay Fredo. Misyon, anak, ang makatulong sa kapwa tulad ng ginagawa ko. Nagawa ko sa inyo, sa ibang tao, ang makapanggamot sa may mga sakit. At syempre, ang sugpuin ang mga nagpalaganap nito." "Nagpalaganap? Tulad ho ba yung sinabi niyo sa tatay ng kaibigan ko? Yung pinipinsala siya ng aswang?" "Ganun na nga, Kadyo. Pero hayaan mo, anak. Lahat ng bagay sa mundo tulad ng ginagawa ko, pagdating ng panahon ay maiintindihan at matututunan mo rin." Sinabi ni Lolo Kadyo sa mga magulang ang sinabi ni Lolo Fredo. Hindi sila makapaniwala kasi meron daw palang ganun, anak sa espiritual. Pero sa nalaman ay masaya ang mga magulang ng aking lolo. Doon nila napagtanto na kaya raw pala ang bait ng manggagamot sa kanila at ang gaan-gaan ng loob nito kay Lolo Kadyo ay dahil anak niya pala ito sa espiritual. Simula noon, Sir Alex, naging madalas pa ang pagpunta ni Lolo Kadyo sa bahay nila Lolo Fredo. Pinapayagan naman siya ng mga magulang sa kadahilan ng baka pagdating ng panahon, magkaroon din ng kakayahan si Lolo Kadyo na makapanggamot. Hindi naman po sila nabigo sapagkat nung tumagal, dahan-dahan ang tinuruan si Lolo Kadyo ng mga orasyon, kung paano magdasal at kung ano ang mga proseso't dapat gawin upang mapagana ang mga orasyong tinuro sa kanya. At nung tumagal pa pagkukwento ng aking lolo, hindi nag-iisa ang manggagamot sa bahay niya. Nagtapat si Lolo Fredo kay Lolo Kadyo at ang sabi niya, mayroon siyang kasama na hindi nakikita. Isang mabuting elemento na tumutulong sa kanya sa panggagamot. At para mapatunayan, nagbigkas ng mga salitang hindi maintindihan si Lolo Fredo. Pagkatapos noon, naglagay siya ng panyo sa kabilang mesa. Inutusan niya ang elemento na kunin ito at ibigay kay Lolo Fredo. Ilang sandali lang, manghang-mangha ng sobra ang aking Lolo Kadyo sa kanyang nakita. Sa pagkakalarawan niya, sir, may dumampot daw talaga sa panyo na hindi nakikitang elemento. Lumutang ito, tapos dahan-dahang lumapit sa kamay ni Lolo Fredo na parang inabot talaga. Kaya ng mga sandaling yon, nakaramdam ang aking lolo ng takot. Kahit sino naman siguro kasi nga, diba? Parang napaka-imposibleng mangyari ang ganon. At ayon sa kanya, baka bigla na lang daw siyang saktan ng elementong yon. Pero sinabihan siya ng manggagamot na huwag mag-alala dahil ang elementong kasama niya maihahambing ang gawa sa isang anghel. Pero hindi niya raw muna ipapakita dahil kabaliktara naman ang hitsura nito. Baka raw kasi pag ginawa ng manggagamot ay matatakot at hindi na babalik si Lolo Kadyo. Binunyag din ng manggagamot
na ang nasabing elemento dumadalaw din daw madalas sa bahay nila Lolo Kadyo upang makita at makamusta ang kalagayan nila Lolo. Sa narinig ng aking lolo ay napagtanto niyang kaya raw pala kapag may nagkasakit sa pamilya nila, parang alam ni Lolo Fredo at alam din ito na pupunta sila sa bahay niya. Yun ay dahil pala sa elementong dumadalaw sa bahay nila Lolo Kadyo. Kung baga sir, para siyang reporter. Sinasabi niya kay Lolo Fredo ang mga nangyayari kina Lolo. So ayun na nga, makalipas ang panahon, maraming natutunan ang aking Lolo Kadyo sa manggagamot tulad ng mga dasal at orasyon na pangsupil sa mga masasamang nilalang at aswang. At ang kanyang nalalaman, minsan na itong nasubukan. Isang araw, pumunta ng pamilihan ang nanay ni Lolo Kadyo. Habang namimili ng mga isdang tuyo sa palengke, may babaeng matanda ang lumapit doon. Ilang sandali lang, bigla na lang itong umatras tapos galit na galit at nagmumura sa nanay ni Lolo. Ang sabi ng matanda, bakit kailangan pang magdala ng kung ano-anong bagay kapag pupunta ng palengke? Nakakasakit daw ng iba. Yung nanay naman ni Lolo Kadyo, nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito. Sinagot niya ang matanda at sinabing wala naman siyang ginagawang masama. Bakit nagagalit? Pero sobrang sama raw ng tingin ng matanda sa kanya na akala mo kakain ng tao. Ilang sandali nun, nagwika ito at binantaan ang nanay ni Lolo. Ang sabi niya, may araw lang daw ito. Pagkatapos nun ay tumalikod ang matanda at umalis. Yung nanay naman ni Lolo, nagugulumihan kung bakit ganun na lang yung tinura ng matanda sa kanya. Pero dahil sa sinabi nito, naisip ng nanay ni Lolo na tignan yung bagay sa kanyang maliit na bag. Doon niya napagtanto na kaya pala galit na galit ang matanda ay dahil may kakaiba sa kanya. Kung ano man yon, hindi alam ng nanay ni Lolo. Pero ang sabi niya, masama ang matandang yon dahil umapaw ang daladala niyang lana na pangontra sa mga masasamang nilalang at elemento na bigay ni Lolo Fredo. Pero nung time na yun sir, uso rin daw yung sinasabi nilang manlalason sa lugar kaya nasabi nilang baka isa ang matandang yon. Baka may masamang balak gawin sa kanya kaya umapaw ang lana. At yun na nga, pagka-uwi ng nanay ni Lolo sa bahay nila, sinabi niya ang mga nangyari sa asawa. Kinagabihan nun, habang kumakain ang mag-anak ng hapunan, nakarinig sila ng kakaibang huni sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Ilang sandali nun, yung aso nila kahul ito ng kahol. Makaraan lang ang ilang minuto, bumaripas ito ng takbo na animoy, takot na takot at nakakita ng kung ano. Pero ipagpaumanhin ninyo mga kaibigan na atin munang puputulin ang kwento gawa ng medyo napahaba na po tayo. Abangan na lang ang karugtong nito sa susunod. Maraming salamat. Julio ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko unang-una sa nagbabalik no, nagpa-renew ng kanyang badge, si Rex Tubio. Ayan, maraming salamat. 1 month member na si Sir. At syempre kay Madam Jackie Jose na isang idol no. Ayan, maraming salamat ma'am. 8 months member na. Kay Jovi Taghap na 14. Kay Jovi Reynancia 3 months. Kay Ging Cordova 4.
Kay Errol Bugoy na 9 months member na Jonelyn Bio, 15, kaya Wilma Tambuyat, 16. Kay Maribel De Leon, 3 months member na, kaya Unix Sino, 10. Kay Aida Ayrer, 8, kaya Granny Mayet, 1, kaya Linda Abalos, 1 month. Kay Bayot Narakista Vlog, 16 months member na, kay Lavi Dalry, 13. Kay Jun Santoyo na 9 months member na, kay Darlene Kabatuan, 18, kay Arlene Tan, 2 months. Kay Farmer Nurshen na 6 months member na, Story Hikes of Toski, 7, kay Angie Kitahara, 4 months. Kay LCD Acosta, 15, kay Burns A, 16, kay Bisaya Single Vlogger, 8. Kay Jenner Sese na 9 months member na, all the way from USA, maraming salamat boss Jenner. Kay Christine Olson, 19 months member na, kay Hope Riker, 17, kay Angel Esmeres, 18. Last but not the least, kay Miss Puerto na 19 months member na, no? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. From the bottom of my heart, again, maraming 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 salamat po sa inyo. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyong kabutihan. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilis ang shoutout lang po tayo mga igana. Binabati ko unang-una si Dimples Yumi, pangalawa si Lizly. Pa-shoutout po, happy Friday. Ayan, sige ma'am. Kay Jennifer Zantua, pa-shoutout kay Christy Harm ng Germany. Shoutout sa tananimong supporter, whole family. Stay healthy and ingat lahat. Ayan, from Christy Harm of Germany. Likewise, Madam Christy, ingat din po kayo lagi dyan. Kay Jude's Evening Star, good morning Sir Alex, happy weekend. Kay Cherry Kobe, hi po Sir Alex, pa-shoutout. Kay Reyna Acosta G, hello pa-shoutout Sir Alex, sa kuya ko na nakikinig ngayon na si Ricky J. Grandia sa Cadiz City. Ayan o, negro siguro ni. Sige, shoutout sa iyohang, sa imuhang kuya Reyna Acosta G, no, na si Ricky J. Grandia. Ayan. Kay Bayot Narakista Vlogs, mega shoutout kay Story Hikes of Totski daw. Kay Emeline Francisco, kay Elaine Almera, kay Arlene Cools, besa maayong aga boss Alex. Ayan, baw sa amon boss, damo aswang. Aswang sa ilim nun. Ayan, wow, magandang istorya naman boss. Thanks, shout out, more power. Ayan, thank you Arlene Cools, besa. Kay Gina Kalunod, salamat sa palaging mention sa akin sir. Ayan, you're welcome po madam Gina Kalunod, always. Ayan, ho. Kay German Marasigan, kay Maricel Caramansion, last but not the least, kay Il J. May sa Punyam. Ayan, sige. At sa mga silent listener, ganun din po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.